So hi guys, good afternoon. So papunta kami ni Arlene. Hi Arlene. Ngayon papunta kami sa supermarket na malapit lang dito sa amin, which is walking distance, roughly around 5 to 10 minutes. Ngayon, malapit lang naman siya sa hospital namin. Why don't we try to walk para bumili ng mga essentials? Kasi medyo strict talaga yung airlines in terms sa weight. So binili namin mga sachet lang. So ngayon, may opportunity na pumunta kami ngayon sa supermarket. Tapos ang ganda talaga ng lugar na to. Basta! Kapansin-pansin ang mga lundi ang punong kahoy na matatanaw kung naglalakad ka sa kabaan ng daan na ito. Nagsisitaasan at naglalakihan. Mabuti na lamang na natapos ng itaglamig na makapunta kami dito sa Germany. At nagsimula na mabuhay ang mga punot na laman dahil sa kasalukuyan, sasalubungin na namin ang tag-init sa buwan ng Hunyo. Unang pagkakataon kong nakita ang mga uri ng mga punong kahoy na nakikita ko sa kabaan ng nilalakaran ko. Bigla akong na-miss ang mga puno ng akasya, ipil-ipil o nyogat saging na nagkalat sa atin. Hindi rin papatalo ang mga bulaklak na tipong nagkalat na masasabi kong damo na to para dito. Iba't ibang uri at kulay. Nakatawag sa aking atensyon ang isang uri na tinatawag na dandelion. Hindi ko mapigil ang pitasin at hipan hanggang lahat sila ay tipong nagsasayawan sa ere. So still naglalakad pa rin tayo, pero hindi mo maramdaman yung pagod kasi nararamdaman namin is yung lamig. Malamig siya ngayon pero hindi siya nakakapanginig. Parang tipong sabi nga ni Arlene, lamig bagyo. Ganun yung medyo malamig siya pero tipong nasa bagyo ka. Which is kapag nasa winter ka sa Baguio, ganun siya. So, andito na kami sa NP Discount, which is a supermarket na pinakamalapit sa amin. Ayan. So, nandito na tayo sa loob. Kaso, naglagay lang ako ng mask for protection. And so, nandito pa rin tayo umiikot-ikot sa groceryhan. Nakakawindang lang yung ibang mga fruits or vegetables na nakikita natin dito kasi hindi ko alam or wala akong idea kung ano yung binibenta nila or ano para saan yun or paano siya kainin or whatsoever. And so, since bago pa lang tayo dito, kakatatlong araw pa lang natin sa Germany, so kailangan muna magtipid, kaya binibili na lang muna namin is yung mga processed foods, mga tuna noodles, ganun. Saka na lang muna tayo magliwaliw kapag medyo buo na yung sahod natin at nakaka ilang buwan na rin tayo. So for the meantime, habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot. So yun, medyo napansin ko lang na medyo mura ang mga wine dito sa grocery na to kasi ang iba naghahalaga lang siya ng 249 euro. I-propose ko na lang yung equivalent price nila sa screen or dito or dyan kasi sa ngayon hindi ko alam kung magkano conversion rate sa pesos. Hi guys, so natapos na kami mag grocery. Hindi naman siya grocery na grocery, tumingin lang, and to my surprise nagalap ako ng alcohol. Saan ako tinuro, Arlene? Alcohol, kasi alcoholic ka. Tinuro ako sa mga alcohol beverages. Eh, hindi ko siya ma-express in Deutsch. Deutsch kasi yung language ng Germany. Hindi ko ma-express na mali yung tinuturo nila. So, yun. Ngayon, bago kami lumabas, bumili muna ako ng croissant. Tapos, wala silang plastic. Kanya-kanyang tote bag na dala. Tulad yan. Dinala ko na yung tote bag. In fairness, mura to. Sa halagang, let's say sabihin natin, 60, 70 peso. Masarap siya. Ngayon, nagmamadali kami kasi bukas duty namin. Morning shift kami. First duty ever. Maraming salamat sa pananood ng vlog na ito. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for you to be notified every uploads I'll do. Gracias!